Ano kinakain mo? Ano? What's up mga Uncle? Welcome back. Day 92 yata ngayon. So, maaga ako natapos sa work mga 4. Ngayon is mga 6 na yata. So, magluluto ako ng ulam. Ininit ko na lang yung kanin namin kanina. Dahil parang lagpas kalahati yung kaldero pa. Pero onti lang naman kami mag-rice. Ganyang kataas yung rice eh. So yun, nagpas kalahati nung rice cooker. So iniinit ko na lang. Yun. Boy, thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Ano kinakain mo? Ano? Ice gems! Ano kinakain mo? Thumbs up! Mahaba na ng buhok niya, no? Kulot siya, kulot. Yan. Kulot yung dulo ng buhok niya. So yun. So ang piniprito ko, tokwa. Yan, tas ito, daing na bangus. Yan ang ulam namin ngayong gabi. Si Rio, papakainin namin ng fish lang, yung daing na bangus yung kakainin niya. Yun. Tapos, sila ni AJ, malamang yun ang kakainin. Ako, ito talagang gusto ko yung pritong tokwa. Kahit saan mo, yan, sausaw mo lang sa toyo suka. Pwede na to eh. Wala akong flavored suka kasi dito eh. Yan, kaya ang... So, usawa ko lang dito. Toyo, suka. Pwede ko lagyan ng konting bawang. Dahil may bawang kami dito. Hindi ako nakalabas. Umuulan kasi kanina. So, hindi kami nakalabas para bumili dyan sa kanto, sa labasan ng gulay. Yung nagtitinda ng gulay dyan. Yan. So, kung ang tip ko sa mga di marunong magluto, kung magpiprito kayo, unahin nyo yung mga hindi lumalasa tsaka hindi umaamoy. Ganito, tokwa muna yung pinito ko. Yung pinagpituhan ng tokwa, pwede kong pagpirituhan ng isda, ng daing. Kasi pag nagpirito ko ng daing, wala na, hindi mo na magagamit. Unless daing yung piprito mo na next. Daing ulit. Pero, hindi mo na pwedeng piprito yung tokwa kasi maglalasang isda na yung tokwa. So, wala na. So, inuna ko yung tokwa. Yan. Pag napirito na yung tokwa, tsaka piprito yung daing. So, balikan ko kayo mamaya mga uncle. Nag-iisip po ako kung kailangan pa mag-soup. Ganda ng gamit ko, no? Nike, baka naman. Nakuha ko po ito sa 10K na Nike Run. Kasama ko si OTJ Gaming. Sa Marikina. Yun, paikot sa Marikina. 10K. Finisher. Pero si Rana, oh. Maagang nasira ito. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Yan lang talaga. Pero yung rest ng damit, okay pa. Yun. So yun mga uncle, maraming salamat. Mamaya ulit, balikan nyo ako. So mga uncle, ang ginagawa ko normally is toyo lang, toyo para sa sausawan. So lalagyan ko ng toyo, saktuan lang, tapos suka. Wala po tayong sponsorship dyan ha. Suka, saktuan lang din. Yan. Tapos nagprito ako ng bawang. Dinito ko yung bawang, sinabay ko sa ano, sa tokwa. So yan. Ganun lang ginagawa ko. Simple lang. Tapos dudurugin ko ng konti yung bawang. Yan, pipisil-pisilin. Pwede na rin siyang sausawan para sa bangus. Yan. So ito, hugasan ko na lang yan. Ito na ang sausawan ko. Yan. Papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo ha. Yan ang itsura niya mga uncle. Tapos yan. Hinati ko sa gitna kasi hindi siya kasha dun. Yan. Pinagsabay-sabay ko na. Pero dapat hindi nyo ginagawa yan. Dapat may space yung mga piniprito nyo. Meron siyang space para makahinga siya. Yan. At siya hindi mabilis lumamig yung mantika. Pero pinagsabay-sabay ko na kasi unti na lang eh. Unti na lang siya, uling batch na. So, ayan, bahala na. Napiprito naman siya. Sasasaw-saw ko yan dito. Ayan. Tapos, yun lang. Sigurado ha, amoy ito. So, nakabukas ang ano namin. Binuksan ko exhaust. Yung ilaw niya, walang kwenta. Pangit yung kulay. So, hindi rin nakikita. Kaya dapat, buti na lang marami kaming ilaw dito. Pero hindi ko binubuksan. So, doon, nakapatay pa. Dahil tulog pa si AJ. Dahil mamaya may work siya ulit. So, ayun. Unti lang yung kanin namin ngayon. Kaya ano.
Tatapusin ko na to, then mamaya babalik tayo pagkakain na kami. Ha, papakita ko sa inyo. So mga uncle, bumalik ako ng medyo na paaga. So, wala akong mapatungan dito. Wala akong mapatungan. Yan. Diyan na lang muna. So mga uncle, importante sa pagluluto, kung kaya mo nang hugasan yung mga nagamit mo na. Diba, naghihintay kang kumulo, naghihintay kang maprito, dito na lang pala dito. Yan, bumuksak lang ilaw. Yan, kung naghihintay ka, habang naghihintay kang maprito, yung mga ano mo, hugasan mo na yung mga pinaghiwaan mo, ganyan. So, importante yon. So, nagawa ko na yon, hugasan ko na yung mga kutsilyo na ginamit ko. Yun. Kumakain ako ng suha. Ito binibenta ng bayaw ko. Galing Davao. Sobrang tamis ito, sobrang juicy. Bumili ako ng 1 kilo. 1 kilo lang. Siguro mga 2-3 piraso yun. Mga ganyang kalalaking suha. Kaya pakita ko yung mga nakaraang vlog ko eh. Na si Rio, gusto ito. Tamis. Pinopromote ko na rin, syempre. PM nyo ako kung gusto nyo. Kung interesado kayo. Okay. May mga buto maliliit. Sa ibabaw. Wala siyang malaking buto. Maliliit yung mga buto niya. Kung interesado kayong kumain ng buto, may kilala akong mga ganun. Kumakain ng buto ng santol. Kumakain ng buto ng suha. Pwede nyo kainin. Hindi nyo mararamdaman. Yan. Harap. Papatayin ko na to. Dahil mukhang luto na yung ibabaw nung daing. Kasi to, tinatanggal ko lang yung balat ng ilalim. Ito yung suha. Busin ko lang yung isang ano. Mailit ako sa suha. Bakit pag ako'y nagsasabi, parang bastos yung dating. Yan. Hahanguin ko na. Parang maulang pa, nakadikit pa ng konti. Tignan natin. Ay, hindi. Sakto lang. Sakto lang mga uncle. Ako naman ang kakain yan. Hindi siya... crunchy. Hindi siya ganun ka-crunchy. Hindi rin siya ganun ka... ka-keme. Kahilaw. Yung mantika, hindi natin itatapon sa drain yan. Pipilitin kong makapag-setup dito na maayos pag nagluluto na may ano, iba-ibang camera. Yan, gagawin natin yan. Sa ngayon, hindi pa kasi ayos dito eh. Pero gusto kong magluto para sa inyo. So, itong gagawin ko, mamaya na yung mantika. Kasi kailangan ito ibalot. Hindi natin tatapos sa drainage yung mantika. Kasi baka may chance ang tumigas yun dun magbara. So, ito, ipa-plastic, palalamigin natin, ipa-plastic natin yung tatapon sa basura. Mamaya, papalamigin muna natin. So yun muna mga uncle, pakita ko sa inyo. Kalat, mantika, ayan. Pakita ko sa inyo ha, anong malapitan. Ayan, tanggal yung kalat. So maganda yung pagka kinalabasan eh. Mainit yung buntot, ayan. Ayan. Ito, galing pa to sa piyesta nung isang araw. Nasa ref, iniisip kong initin. Ito, galing dito sa piyestahan. Thumbs up! Kanina pagpatay ko ng video, ayan, gusto niya na. Anong gusto mo? Ano? Nakita niya yun. Ano yun? Anong tawag dyan? Ha? Ito? Babalatan natin? Anong tawag dito? Paano? Yun. Pag gumagalan siya, ibig sabihin prutas yung gusto niya. Either grapes, or ito, suha. Kasi alam niya, parang pinapop lang sa bibig. Well, mga balikan ko kayo mga uncle. Babalatan ko lang ng suha tong si Rio, ha? So yun mga uncle, mamaya.
Yo, welcome back mga uncle. Kakain na kami. So, yan ang pagkain namin. Simple lang. Tsaka, yan. May natira pang sisig kanina. Ilalamasin ko yun sa kanin ko. Tsaka yan siya sa akin sa inyo, konting natira. Yan. So, hindi naman siya mainit. Ininit lang. Tapos si Rio, ito pala. Si Rio, wala siyang sabaw ngayon. So, yun din yung kakainin niya. So, hinalo namin yung fish, tsaka yung kanin. Gusto niya naman isda. Sabi mo isda. Huwag yung may isda. Mukha kang isda. Sabi ko kanina, tawagin mo na si Nana, kakain na. Yan, punta siya sa Nana niya, natutulog. Tapos sabi niya, ang tagal, hinihintay ko, naiyayain niya ang tagal. Yung pala na-distract siya dun sa YouTube. Ayun, nasasahig. Tapos maya-maya sabi niya, Nana. Tawagin mo na si Nana, sabi mo kakain na. Yun, ganun. O, thumbs up muna sa kanila bago tayo malis. Thumbs up muna. Thumbs up! Boy, thumbs up! Nabuhay! Finger heart! Yun! Finger heart, parang opa. Hindi, ayaw mo ayusin yung buhok mo. Haba na ng buhok niya eh, oh. Yung mga uncle, kakain muna kami, ha? Maraming salamat. Mamaya. Ba't ba di ako tumitingin sa camera? Tinitingnan ko yung sarili ko. Yun, maraming salamat. Mamaya ulit. Yun, tapos na kami mga uncle. Tapos nang kumain. Na-clear na rin ang mesa ng onte. Yan. Si auntie kumakain ng suha, dessert. May trivia ako sa inyo. Alam nyo ba, na may mga may bansa na sa mga restaurant, ang unang sinaserve is dessert. Yung mga maasim muna. Kasi, ang paniniwala nila, mas madali mong madadigest yung chan mo kung may acid na. Yung chan mo mismo. So, mga mangga, ganyan, pineapple. Inuuna nila yon bago sila kumain ng main course. Dahil, yun nga, para may acid na yung chan, may panlusaw ka na. Hindi lalaki chan mo or hindi ka bloated, ganyan. So, yun lang mga uncle. Kumakain kami suha ngayon. So, balikan ko kayo mamaya para sa topic natin and para sa shoutouts. Ha, nakita ko, ang daming nag-comment eh. Ang daming Are You Gaming? Puro si Are You Gaming ang nag-comment. So yun, mamaya mga uncle. Yun, bumalik ako mga uncle kasi gusto ni Rio mag-video daw. Isa pa daw. O yan, binibigyan kita ng panahon. Thumbs up! O dali, sit down dun sa taas. Akit ka sa taas dun, mataas. Sa taas. Yun, alam niya kung saan siya kakapit. Alam niya kung saan siya upo. Yan. Oh, dahan-dahan. Galing. Oh, sit down. Huwag ka na mag-exhibition. No. Oh, usog kita dito, ha? What's your name? Timbumba. Ang tawag niya sa sarili niya, Timbumba. Ah, yun, kumakain. Ano kinakain mo? Mag-vlog din siya. Ha? Sabi mo, what's up, mga uncle? Tapos saan tayo pupunta? Sa bundok? Pupunta tayo sa bundok? Ah, kasama natin yung cat. Sino pa kasama natin? Dog. Sino pa? Dog. Ha? Si Anjo? Tito Anjo? Sino pa? Ha? Papo. Si Papo. Siyempre hindi pwede mawala si Papo. Sino magdadrive? Ay, van. Sino magdadrive ng van? Ha? Sarap! Yun. Pag sumayin niya siya ng gano'n, ibig sabihin gusto niya yung prutas. Gusto niyang kumain ng prutas na yun. Hi! Peace! Sabi mo, peace! Mahulog ka anak! Nag-show pa! Nagpapakitang gilas! Shout out kay Camille, yung kapatid ko, si Ann Camille. Para sa shorts ni Rio. Sponsor niya yung shorts ni Rio. Itong sando, binili yata natin ito, no? Ayan. Ah, siya, kay Gom. Sando. Ayusin natin. Gawin natin ng maayos. Thank you very much to our sponsors. Tadul or Gom for the sando. And Ann Camille for the shorts. And Tata and Nana for the baby. We provided the baby. They provided the clothes. Ha! Silip! Ha! Ha!
Yun lang. Yun lang mga uncle. Tagal na sobrang to. Haba na. Maraming salamat. Welcome back mga uncle. Bunga ba akong bumubulong ng kan? Ha? Kasi patulog na si Rio. Gusto ko lang tapusin tong video na to para habang nagpe-prepare ako or nag-work pa ako ng onte. Bago ako mag-start ulit ng gawain ko, nag-upload na siya. So, nasa third habit na tayo. Gusto topic natin, 7 habits of highly effective people. Third habit is, put first things first. Ibig sabihin, maganda example na nakita ko eh. Yun na lang din ang bibigay ko sa inyo. Kasi hindi naman lahat tayo nare-reach nung napanood ko or nabasa ko. So, ako yung para magiging medium para ma-reach kayo. So, yung example na nakita ko is, normally, pag tinatanong mo ang isang tao kung anong importante sa kanya, ang sinasabi niya, family niya, health niya, at kung ano-ano pa na about relationship, ganyan. Hindi mo maririnig na sinasabi ng tao, hindi mo maririnig na ang sagot is, pagpaprocess ng papers, pagsagot ng mga calls, yung mga pagsagot ng mga customers namin sa work. Ganyan. Hindi yun ang maririnig mong sinasabi ng importante sa buhay nila. Laging family, health, ganyan. So, kaya lang, ang nangyayari, pag tinignan mo yung ginagawa mo araw-araw, parang yun lang lagi yung ginagawa mo, yung work. Yung mga bagay na hindi mo sinasagot, yung mga pagtanggap ng calls sa mga client, pagtatrabaho, panonood ng TV, yun yung mga bagay na ginagawa natin. Pero hindi yun ang sinasabi natin. Parang ganun. Hindi nagko-coincide yung sagot natin dun sa actual na ginagawa natin. Yun. So, kung ano talaga importante sa'yo, yun ang unahin mo. Put first things first. So, kung first sa'yo ang family at health mo, yun ang unahin mo. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung mga nasa baba ng listahan mo. Gaya ng mga chismo sa mong kaibigan, mga ganyan. Char. So, yun. Marami nag-comment, parang 14 yung nakita ko, which is mostly si RU Gaming PH. Sabi niya, laro tayo Call of Duty. Umuwi na ako. Dito kasi siya nakatira ng mga ilang araw. Ngayon, bumalik na siya sa kanila. First comment daw siya. Pa-shoutout live, sabi niya, sure. Lagi naman kita siya na shoutout ha, parang ano, parang naalala ko, panoorin mo yung mga, ano ko, stream. Si Happy Gonggong, Uncle, happy is here. Nasasanay ni Rio sa camera. Oh, kaya lang pag nasa camera, medyo umaarte siya. Parang mahirap siyang pasunurin sa camera. Nag-act up siya, parang ganun. Sinisip ko na ko. Makitropa, ang likot ni Boy Thumbs Up, Uncle. Ang cute. Fumanchu, alam ko yan, college days pa. Oh, yun yung gamit ko sa Counter-Strike pa. Tsaka Half-Life, yun yung gamit ko. Hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit ko sa most ng games. Pero kapag live streaming yung ginagawa ko, syempre, yung pangalan ko sa live streaming yung ginagamit ko, which is Uncle Crew. Wow, sisig, sarap niya na Uncle. Oh, sarap nga talaga. Kasi auntie nagluto. Ang galing na kumain ni Baby Rio, ah. Thumbs up. Naku, bumubulong na si Uncle, alam na. Yan, ngayon patulog na siya. Pinapatulog siya. So, medyo maingay na ako. So, tatapusin na natin ito, mga uncle. So, day 92. Maraming salamat sa pagdaan. Nakaka 92 days na tayo. Malapit na tayo sa 100. Ano kayong pwede natin gawin sa day 100? Magpaparaffle ba tayo? Titignan natin kung may pera ako. Minsan dun yan nagpo-fall eh. Yung kung may pera ba na pang-raffle eh. Pero, yun. Maraming salamat mga uncle at auntie. Shout out kay Tita Heidi Katigbak, kay Ate Dori Arellano Ruiz, yan. Birthday niya ngayon, ate ni Happy Gonggong, nakita ko sa Facebook. Diba yan, sinisipon ako. Belated happy birthday din kay Rico Mendoza, si Uwek. Birthday niya nung nakaraan lang. Hindi ko siya nabati kasi nawala sa isip ko. Happy birthday din kay Alex Nology. Tatay Alex. Happy birthday din, December 10. Yan. So, ayun. Shoutout din po sa mga kampamilyang magtibay na nanonood.
mga tito ng asawa ko yan. Nasa Manila sila nakatira. Yan. Kasi minsan tinatawag nila akong Uncle Nology o si Uncle Nology. Ibig sabihin nanonood sila paminsan kung may time sila. Ayan. So maraming salamat po. Shoutout din sa mother side niya sa Umali clan. Yan. Minsan may nanonood din sa kanila. Hindi sila ma-comment eh. Hindi sila nagko-comment masyado. Pero yun. So maraming salamat mga uncle. Pasensya na kayo, makalat yung bayan namin kasi ganyan talaga kami araw-araw. Dalawa lang kami ni AJ na ano, na gumagawa and most of the time nasa trabaho kami pareho. So yun, we try our best to keep everything tidy. Yan. Si Auntie kanina lang kakalinis lang niya ng kusina. Yan. So malinis na naman yung kusina namin. Bukas ulit, panibagong gera ng kusina. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag nagluluto, kung kaya niyo hugasan na yung pinaglutuan, hugasan na. Yan, yung mga kayong kasi mga pinaghiwaan, ganyan, para makabawas na. So, ayun, maraming salamat mga uncle at mga auntie. Yan, t-shirt ko. Stay safe, huwag mamaas-maas. At ibig sabihin na, huwag aanga-anga, okay? So, yun lang mga uncle, stay safe ulit. Si Boy Thumbs Up patulog na. Ako na lang ta-thumbs up sa inyo. Peace!